pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na makinig sa mga salita ng Panginoon ng buong pananalig at buong pagmamahal at makisama sa kanyang paghahandog ng buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Ruth. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng taggutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Huda, na sandali munang nanirahan sa Moab. Kasama ang kanyang asawa at dalawang anak na lalaki. Namatay si Elimelek at naiwan si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapangasawa ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman sina Mahalon at Kelyon. Kaya't si Naomi ay naiwang ulila sa asawa't mga anak. Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani. Kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang nang umalis sa Moab. Hinagkan ni Orpa ang kanyang biyenan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth.
Sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga diyos. Umuwi ka na rin. Tumugon si Ruth, huwag na ninyong hilingin, iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan mang kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Iyan ang nangyari, kaya mula sa Moab ay nagbalik si Naomi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sa Bethlehem, ay sinisimulan ng anihin ang sibada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoong umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa kong yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalayan niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtaak sa totoo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga
Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Ang karaniwan po nating narinig ay si yan, tao na yan. Napakagaling sa basketball niyan. Yan, napakatalino niyan. First, lagi sa klase. Yan, cute. Talagang cute. Yan, maganda. Yan, matulin. Yan, malakas. Ganyan ang karaniwang narinig natin. Kasi yan ang hinahangaan natin. Ngayon, sinasabi ng Panginoon, baguhin naman natin ang ating paghanga sa kapwa. Dapat sabihin natin, yan, napakabait ng taong iyan. Napakabait niya. Matulungin ang taong iyan. Mabagin ang taong iyan. Maunawain ang taong iyan. Mapagpatawad ang taong iyan. Mapagmahal ang taong iyan. Maibigin ang taong iyan. Nasubukan na ba natin magsabi kung makakita tayo ng mabait? Ang bait-bait mo naman. Sa Facebook, hindi, maglagay ka ng bata o ng aso o ng pusa. Cute! Yun. O mga kapatid, alam na natin ang gusto ng Panginoon. Ang pinakamahalaga para sa Kanya ay pag-ibig sa Diyos at kapwa. Yan ang hangaan natin sa ating kapwa. At halinawa, tayong lahat ay magsikap na maganda ang turing sa atin ng ating kapwa, na tayo'y maibigin, mapagpatawad, mahabagin, matulungin, lahat na ng maganda, mabuting tao. Ayan. Sana tulungan tayo ng Poong Jesus Nazareno na matupad ang kagustuhan ng Diyos. Sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-isip, at ng buong lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yan ang pinakamahalagang gagawin ninyo. Kaya sana tayo lahat mga kapatid, yan ang mahalaga nating gagawin. Amen. Tumayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag din natin ang ating mga panalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating paggalang at pagpapipitagan sa ating mga sarili. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin, naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ama naming mapagmahal, makatulad nawa namin ang iyong anak na si Jesus. Maibigin sa lahat. Siya ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Puri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Puri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitama, asan, pinagpala ang napairito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitama, asan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. Tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, gayon din ang kabyak ng kanyang pusong si San Jose, mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasalamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y inaalay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo habang buhay. Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at tusay, ikay kasama ko ang sampo at dasal, sana'y pakinggan mo ng mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ikay pupurin ko. Mahal na akong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kamutan po ninyo itong kailangan ko. Mabuhay ng payapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Jesus Nazareno, patnubayan niyo po at nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami ababayaan. Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay, kay kasama ko ang sampo at dasal, sana'y pakinggan mo ng mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ikay puburin ko. Mahal na po, Jesus Nazareno.
ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahe ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahe ng Nazareno. Sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesu Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Thank you.
Ano pa ba?